Hi everyone, welcome. Good afternoon. So today is Saturday, and I will show you how we conduct drills on board a ship. And for today, guys, we will be having an enclosed space drill and also oil spill drill on board. So I will show you how we execute our drills here on board the ship. Now, ayan guys, puntahan natin sila. Alright, let's go. So ito yung sample ng mga drill pag weekends. Yeah, ito yung mga crew. Yeah. Hi guys. Yeah. Yeah. Hi Seth. Mabasa. Ayan. Sa sistema na yan, medyo mabilis makaglabas yung rescuer. Ayos ito, sir. Oh. Ngayon lang ako nakakuha nito, ganito. Sa kanya na sa mabilis siya makagalaw. Oh. Saka hindi siya mahirapan akyat ba? Hindi, mabawasan yung wind. Si Mrs. Wind, my friend. Yan. Masilaw dito doon sa malilim. Ay, sama. Talagang tutuhanan ba? So yun guys, yun yung sa enclosed space and rescue drill. Ayan. Ito kami ngayon guys sa dagat, sa gitna. Medic? Sino bang medic? ABC. Once na pag makaka na diyan, so for further assessment muna natin dito habang hindi pa natin siya sa pasok sa ospital. So dito yung vitality niya titingnan muna natin. So ganito, pag nandoon sa loob ng loob ng tanke, so normal natin na tatapikin talaga natin siya kung okay pa ba siya. So kung hindi siya okay, wala siyang response, ang una nating gagawin, titingnan muna natin yung breathing niya. Kung meron siyang breathing at saka meron siyang pulse. Unconscious siya. So, unang gawin natin. Hey, are you okay? Magtatapik muna tayo. Hey, are you okay? So, before tayo makapasok doon, nandun na yung natin na yung area ba natin is safe ba sa atin magre-rescue. Pag nandun na tayo, tatapikin natin siya. Pag wala siyang response, ang una natin is yung breathing niya at saka yung yung pulse niya. So pag ganun lang pa, titingnan mo muna dito yung yung pulse niya at saka yung at the same time yung hininga niya. Kung meron ba siyang hininga, para mapipil mo sa tenga mo kung may hininga siya. At saka titingnan mo din yung yung dibdib niya, kung nagra-rise ba yung dibdib niya at saka bumaba. So kung nagra-rise at saka bumaba, that's the time na meron siyang breathing. Pag wala siyang breathing, tapos meron siyang pulse, ang unang i-apply natin is mouth to mouth lang, yung hangin lang yung i-ano natin. Huwag na natin i-CPR kasi meron siyang pulse pero wala siyang breathing. Dito na tayo dito na yung natin. Check muna yung kasi meron na tayong meron ba siyang denture. Kung may nakabaraba sa ilalim. May nakabaraba sa bibig niya. Kung meron nakabara, kukunin muna natin.
sa ano natin, meron man siyang pangkot. Tapos, pag, once na, no, once na mag, mag-ano tayo ng mouth-to-mouth, i-self-head natin yung ano, iyangat natin para diretso yung bibig niya doon sa ano niya, sa isopagus niya. So, ngayon, may mga bago na tayo. Hindi na tayo kailangan mag-mouth-to-mouth. Mag-sulit dito. Meron na tayong ano, meron na tayong pang ano, pang bomba. Pang bomba sa kanya. Ang bomba. Ang bomba. Ang bomba. Ang bomba. So, pag wala naman tayong ano, wala naman siyang breathing at saka wala siyang pulse, doon na natin i-apply yung CPR. So, once na mag-apply ka ng CPR, ang una mong ano, yung pinakadulo ng ribs niya. Pag ano mo nang pinakadulo ng ribs niya, magbilang ka lang ng dalawang kamay sa daliri mo, doon mo ipapakong yung kung ano yung pinaka ano, right-handed ka o left-handed, halimbawa right-handed ka, gaya sa akin right-handed, yun ang una mo ipapatong. Ilalak mo siya ngayon sa left mo. Para kasi ito yung may lakas sa'yo eh. So, may lakas sa'yo. So, ilan ba yung ano? Ilan ba yung rescuer, wala pang professional rescuer. Yun pa din ang ano mo. Kung meron kayong, meron kang isang ano, pwede kayo, dalawa body kayo, siya ang papalit sa'yo. Ganun pa din ang, ganun pa din ang cycle. Any question? So ngayon, pagkatapos na, halimbawa, meron na siyang kuhan. Meron na siya, mag-re-revive na siya. Pagkatapos ng mag-ano na siya, meron na siyang breathing, meron na siyang pulse. Ilagay mo siya sa recovery position. So, pag magre-recovery position ka, ano mo yung kamay niya sa saka para tatangilin siya. Ganon. Kaganon siya para doon na. Para magka-recover siya. Ito yung position na magre-recover siya. So, pag ano, pwede natin siyang ilagay sa hospital for further assessment. Ayos. Tatanga yung pipi-pipi niya, ano yun,
magano yun, mag, para maka-activate yung lalabas yung hangin. Diretso na yung hang, ano nito? Diretso na yung buga ng hangin nito sa mas. 15 minutes lang ito. Yung ano nito, yung pinaka duration nito, siguro naman sa 15 minutes galing sa makina, malayo-layo na din yung maabutan mo. Makaka-escape ka na naman. Kung hindi ka man makaka-escape dito sa daanan ng ano, lalo na halimbawa nandito sa taas, boiler yung sunog. So mayro pa tayong mga ibang option, yung escape route natin doon sa pinakalalim. Mayroon doon diretso-diretso yung dito. Diretso yun. Pwede ka dito. Anytime pwede tayo makalabas diyan kasi nakaano yan. Naka-open yan doon sa loob. Mabuksan yan doon sa loob. At saka meron yang ano doon sa loob. Meron yang state ladder yan doon sa loob. Pwede rin pares, mayroon din ano doon. Lubin din doon sa ano. So, simple lang ito pag ano. Pag ano, i-sling mo lang. Pagtanggal mo, isuot mo lang itong ano niya. Isuot mo lang itong mask niya. At saka yung yellow, hilain mo lang ito. Mag-activate na ito. Diretso-diretso na ito mag-activate. So, 15 minutes lang ito ha. At saka meron ding ano, meron ding instruction dito para paano mag-activate. Button for more videos to watch. So this is Rajan and see you in the next one.